Bukod sa mas pinaiigting pang imbestigasyon sa umano'y pangungulimbat ng ilang kawani ng Bureau of Corrections sa pamamagitan ng Good Conduct Time Allowance, isiniwalat naman ni Senator Bongo sa ginawang ika-apat na pagdinig sa Senado hinggil sa usaping GCTA ang isa pang katiwalian na nangyayari sa Bucor. May isa pang issue na biglang lumabas at dapat rin nating bigyan ng kaukulang pansin. We have received reports that some inmates were moved into the new Bilibid prison hospital by faking their illness and buying the so-called hospital referral pass from Bucor employees. Ayon sa senador, talamak din sa New Bilibid Prison ang hospital referral pass for sale kung saan may ilang opisyal din ng Bucor ang sangkot dito. Sinabi ni Go na ang hospital referral pass for sale ay mayroong mga nagpapanggap ng mga preso sa Bilibid na sila ay may sakit upang ma-confine sa New Bilibid Prison Hospital. Matapos gawin ito ng mga preso ay dito umano magaganap ang illegal drug trading. Ang mga nakakagawa daw nito ay ang mga presong mayayaman o ang mga big-time drug lord upang makalabas ng kulungan kahit paman sila ay walang sakit. Sa ospital kasi ay mas maluwag na seguridad ang mararanasan ng mga presong nakakagawa nito. Kaya naman dahil dito, hiniling ng senador na magsagawa rin ng investigasyon ng Department of Justice hinggil sa hospital referral pass for sale. Samantala, kaugnay ng isyong ito, sinabi naman ni Justice Undersecretary Deo Marco, katuwang ang National Bureau of Investigation ay agad nilang sisiyasatin ang umusbong na panibagong isyu ng korupsyon ng tiwaling kawani ng Bucor. Nagbabana ngayon ng Secretary ng Department Order, inutusan na po namin ang National Bureau of Investigation na mag-conduct ng investigation tungkol sa matter na ito. No? So kasama dito yung case build-up. Hihingin po namin kay Director Guerra na i-facilitate yung investigation para makatulong po agad para ma-settle agad yung issue. Sinabi pa ng kalihim na maaari nilang kaharapin ang ilang parusa sakaling mapatunayan niyang may nagaganap na katiwalian sa Bucor. Administrative side, no, pwede po silang ma-charge administratively, pwede po silang ma-suspend, pwede po silang matanggal sa trabaho kung yun po ang magiging rekomendasyon po ng NBI. Sa criminal aspect naman po, hindi pa po natin alam kung meron liabilities criminally yung mga taong iimbestigahan. So abangan din po natin dyan. Glenn Batrina, Newslight.